Balikatan exercises. Ito po yung joint military exercises ng mga militar, mga sundalo ng Pilipinas at ng Amerika. At isa nga po sa pagdadausan ng activities ng Balikatan, I think it's more than 2 weeks na activities. Isa po ang Batanes, probinsya ng Batanes. So makakausap po natin ang governor ng Batanes para po maipaliwanag kung sila ba ay handa na para sa Balikatan at kung pabor po ba sila sa pagpili sa kanilang lugar na pagdarausan ng mga aktibidad. Makakausap natin sa linya ng telepono si Governor Marilu Caico mula sa Batanes. Gov, good morning. Magandang umaga po, Ma'am Joyce, at sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po sa napakagandang probinsya ng Batanes. I hope na makapunta po ako dyan one day. Maraming salamat at sana makapunta po kayo. Ay, opo. I-google ko po yan, Governor. Opo. Opo. Pero bahala sa inyo pag pumunta dito. Ay, wow. Thank you. Salamat po, Governor. Sige po. Opo, pero bago ko pumunta dyan, alamin ko muna kailan ba ang schedule ng Balikatan exercises sa inyong probinsya? Kailan po ba magsisimula yan at hanggang kailan? Ang Balikatan po, nakaschedule po dito sa sa April 23 and 24. Galing po dito yung taga-Nolcom at sa amin dito sa Batanes, pang third year na po ito na gaganapin dito sa Batanes ang Balikatan. At ito naman ay sinusuportahan namin ang pagsasagawa ng Balikatan dahil naniniwala kami na malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas tungo sa pagtatanggol ng ating bansa laban sa anumang kaguluhan. Sa pamamagitan ng Balikatan, masuhusay pa ang ating mga sundalo sa pagresponde sa iba't ibang sakuna. Mm-hmm. At maliwanag naman sa ginanap na stakeholders forum sa amin ng AFP Nolcom noong April 17, na limitado lamang ang mangyayari sa Batanes sa Balikatan. Walang live fire exercises, bagkus at logistics support lamang o yung pagbababa ng mga kagamitan. Nangako naman sila na walang mga komunidad at hanap buhay ang maapektuhan. Pero alam niyo po, nung last 2 years na may Balikatan dito, wala ho kaming pangamba, no? At mga tao ay hindi ho nagpapanik buying kasi nagkaroon kami ng panic buying dito dahil doon sa Balikatan. At ginawa ko nga ay inimbita ko yung Nolcom para ho ipaliwanag sa amin to. Para hindi ho mangamba ang aming mga kababayan. Naglabas kami ng statement pagkatapos nung forum na yan, naglabas kami ng statement upang ipaliwanag ito ng mabuti sa aming mga kababayan. Nagpabandilyo ako upang malaman ng lahat na wala silang dapat ipangamba. Nilinaw kasi na namin sa kanila ang naturang Balikatan ay walang kaugnayan sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Alam mo siguro kung wala pong tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, hindi ho mangangamba ang aking mga kababayan. Mm-hmm. Ay dahil diyan, dahil dito sa tensyon na to, ay sobra silang nangamba to the extent na nagkaroon ho kami ng panic buying dito sa Batanes. Sa kabutihang palad ay mahinahon naman ang mga ibatan na ngayon. Alright, opo. Kundi ako nagkakamali, Governor, ang scenario na gagawin sa Batanes ay island recapturing. Kumbaga parang scenario na as if merong naka-occupy ng isla tapos tutulungan ng Pilipinas ng mga American soldiers na kunin ulit. Tama po ba? Opo. Hindi. Parang ano lang sila, yung pagbababa ng mga equipment. Yun ho ang sinabi sa amin ng Nolcom. So, more ito sa coastal po. Coastal. Okay. So, when we say coastal area, wala pong mga residential, sabi nyo kanina, no? Walang residential communities na kailangan i-relocate o tanggalin para lang sa pagdadausan ng Balikatan exercises? Ay, wala po. Yung napili po nila ay wala po. So, wala po kaming i-relocate. Okay. Ilang sundalo po ang pupunta sa inyo? Would you know, Governor?
Ay, wala ho silang sinabi sa amin kung ilan. Pero mas marami daw compared nung unang balikatan dito sa Batanes. Mm-hmm. At ano po yung pinaka-participation ng LGU, for example, for the soldiers? Like, meron po ba tayo po provide na temporary shelters for them since 2 days po pala gagawin ang balikatan sa inyo? Ay, wala po. Kasi normally, naiiwan sila sa barko. Ah, okay. Apo. Tapos, may bumababa, pero sila na ho yung nag-aasikaso po niyan. Hindi ho kami. Minsan ginagawa lang ho nila, courtesy call. Tapos, minsan ini-invite kami sa barko. Yung first balikatan, no? Pero yung second balikatan kasi more on paano ka mag-response dun sa COVID po. Ito, more on coastal area. So, may napili na po sila at walang tao dun sa gilid ng paggagawa nila ng balikatan. Alright. Ang mga local officials po ba kagaya ninyo, mapapayagan po kayo na makapanood ng actual exercises? Sinabi nila na pwede naman, pero parang bawal yung picture. Parang bawal ho ang magpipicture po doon sa kanilang balikatan, sa exercise nila. Okay, sige po. Maraming salamat, Governor Marilu Cayco. And balikan namin kayo, no, pag natapos na yung balikatan dyan para ma-describe nyo sa amin kung ano yung nangyari and ano yung experience ng probinsya, kung ano difference ng experience nyo this year compared sa mga nakaraang taon. Maraming salamat po, Governor Cayco. Maraming salamat, Joyce. Bye. Maraming salamat po. Ayan, Batanes, kasama sa Balikatan Exercises. Very interesting yung scenario na gagawin sa kanilang probinsya. So, hopefully, magaman din natin ng report even sa TV Patrol. Ayan, like